Ito, ipapaklear ko lang po sa inyo. Unang-una, classmate, dapat maintindihan po natin na wala naman pong yumayaman sa nagtitipid. Hi, classmate! Kumusta po kayo? Maulan na maulan na maghapon dito sa Bicol. Bago tayo magsimula, syempre, babati muna tayo. Gusto ko munang batiin si Rojo Easy ng Panabo City. Hello po sa inyo. Hindi ko na maalala kung kailan ang class nakarating ng Panabo City. Sunod is si Michael June para Iso. Hello din po sa iyo. And lastly, ito po mababa. Titoy kay Lola Panganiban. Ang comment na kasi sobrang ganda daw ng channel ko na parang wala na siyang ibang gustong panoorin kundi channel ko lang. Nakakakilig naman yung sinabi mo. But anyway, classmate, ang pag-uusapan natin right now dito is magiging magastos ba or magtitipid? Kasi actually may isang nag-comment na nagtanong siya, naguguluhan na daw siya. Kasi may mga ibang coach daw na nagsasabi na dapat maging magastos ka, dapat talakayan mong psychological wallet mo, at may mga ibang coaches din or mga ibang mentor na nag-a-advise na dapat nagtitipid ka. Now, i-clear ko lang itong puta, since nasa good mood ako ngayon, kasi I'm so happy, classmate, kasi nakita ko lang to sa online. Ito, yehey, may bago akong sapatos. Kaya ako to binili, honestly, dream na dream ko to, classmate, nung high school ako. Eh, hindi ko to mabili kasi ang budget lang na binigay sa akin ng father ko is 1,000 pesos, pambili ng balat na sapatos at the same time pambili ng rubber shoes. Kaya ang nabibili ko lang dati, Grossby ata yung brand na yun. Tapos yung mga fake lang sa palengke na pag ginamit mo, after mga ilang link of buwan lang, masisira na. Kaya I'm so happy na dumating to. Actually, may mga iba pang sapatos na dumating, pero ito lang kwento ko. Balik tayo dun sa naguguluhan siya. Ito, ipapaklear ko lang po sa inyo. Unang-una, classmate, dapat maintindihan po natin na wala naman pong yumayaman sa nagtitipid. Pero hindi po siya mali. It is kasi foundation. Kung gusto niyo lalong yumaman, kailangan niyo number one matutunan siyempre paano magtipid. Una, kailangan niyo matutunan paano kumita, paano magtipid, at paano i-scale or palakihin lalo ang pera niyo. And idudugtong-dugtong ko yan na yung lahat ng advices ng mga narinig niyong coaches is lahat siya actually importante. Una-una, ibibis ko muna to sa isang metaphor na hindi pwede na ang talent niyo is pag-save lang. Para siyang basketball, kung ang talent is magdedepensa ka lang, magaling ka lang magdepensa, magaling kayo mag-steal, magaling kayo mag-rebound, magaling kayo mag-block, kahit gaano pa kayo kagaling, kung hindi kayo mag-shoot, hindi kayo mananalo sa laro. Kasi imagine mo, 100% na mablock nyo, na-steal nyo. Pagkatapos ng laro, ano mangyari? Di 0-0 ang score nyo, edi hindi siya matatapos. Kaya dapat maintindihan natin, classmate, na napaka-importante na matuto pa rin tayong umopensa ng pera. Ngayon, regarding sa pagdedepensa, or sa pagtitipid, wala pa narinig na tao na yumaman na hindi ako nag-Starbucks, kaya ako yumaman. Hindi ako nag-milk tea, kaya hindi ako yumaman. Wala pong ganun. Kadalasan, lahat ng yumayaman pa rin siya, pero marunong sila paano palakihin lalo pera nila. Ngayon, yung advice, para hindi po tayo masyadong maguluhan, classmate, nagdidepende kasi yan kung ano ang klaseng goal mo or anong klase kang tao. Kaya maguguluhan po talaga kayo kung ang dami niyong pinapakinggan na advice, tas ikaw mismo hindi mo alam kung ano ang gusto mo sa life. So, another metaphor, sumakay ako ng eroplano papuntang Singapore. Pero ang gusto ko palang lugar na puntaan, Hong Kong. O di mali, ginawa ko. Kasi bakit ako sasakay ng eroplano papuntang Singapore kung gusto ko palang makarating sa Hong Kong? What if ang goal ko naman, gusto kong makarating sa Singapore? Sumakay ako ng eroplano papuntang Singapore. Di, ibig sabihin, tama yung ginawa ko. Kaya in short, yung tama at mali, ulit-ulit ko itong laging sinasabi, classmate, depende kung ano ang gusto niyo sa buhay niyo. Balik tayo. Isa sa pinaka-famous na nag-a-advise na dapat nagtitipid tayo, si Sir Chingitan. Si Sir Chingitan, nung pumunta siya sa mismo sa office ko, nung nagkakwentuhan kami, para mas maintindihan niyo, hindi ko lang i-details, kasi hindi ko alam kung pwede kong banggitin yung mga napag-usapan namin. Si Sir Chingitan, yes, nag-a-advise siya magtipid, pero alam niyo ba na he is spending more than 6 figures a month para lang sa virtual assistant niya,
para sa photo editor niya, video editor niya, yung maintenance ng mga tao niya nagre-reply pag bumibili ng libro, so on and so forth. Now, ibig sabihin, may pinagkakagastosan pa rin si Sir Chinky. Hindi ibig sabihin pag sinabing nagtitipid, literal na hindi ka na gumagas. Ang pinaka-point lang ng pag sinabing nagtitipid, dapat gumagastos ka dun sa mga bagay na nagpapasok sa'yo ng pera. Okay, I'll just give you another example, katulad sa networking. Sa networking, nagkakaroon ng misconception kasi bakit daw ang mga networker ang inuuna daw kotse. Okay, technically, if you're employed, maybe impractical sa'yo na magkaroon ka ng kotse kasi magiging dagdag gastos, mag-monthly ka, tapos kung magko-commute ka lang naman, mas magiging tipid ka. Ngayon, kaya lang, pag networker po kasi kayo, iba naman po ang lifestyle ng networker. Before, nung wala pa pong online, we need to travel a lot. Ngayon, pag nagta-travel kami ng sobra, ako na-realize ko to kasi one time nasa Sorsogon ako, nagpipresent ako, 6:30 na ng gabi. Kasi simula pa lang ng presentation, minadali ko yung presentation kasi alas 7 ng gabi. Yun na yung last na sakay ng van, papuntang pauwi ng daraga. Ngayon, doon ko na-realize, sabi ko, kung may sarili pala akong kotse, mas maganda kasi hindi ko kailangan magmadali. Mas magiging mabilis ang travel time ko from point A to point B kasi hindi ka na mag-aantay ng mga pasahero. Wala nang sakay baba, kung hindi dire-diretso ka. Kaya in short, sa amin, napaka-practical na magkaroon ng kotse way back before kasi nagta-travel kami. Tapos nakakatipid ako ng sobra kasi hindi na po ako nag-hotel. Natutulog na lang ako sa kotse ko madalas. Pupunta lang ako ng mga gasoline station. Doon ako magpa-park. Matutulog ako. Pagkagising ko, konting hilamos. Biyahe na naman. In short, nakatipid pa ako pagdating sa ang pag-hotel ko. Minsan, nagbabaon pa ako ng pagkain. Hindi pa jay kasi nasa loob lang naman ng kotse. Yung pagkain dala-dala mo. Tapos kakainin mo, example, sa labas lang. Di mas malaki ang natitipid mo. In short, magugulahan talaga tayo minsan kung makikinig ka ng advice sa iba-ibang tao tapos iba naman yung gusto nila or goal nila sa ginagawa nila. Isa pang sagot sa networker, bakit kotse inuna? Unang-una, kotse ang isa sa pinakamurang results. Kasi sabi ng iba, bakit hindi mo inuna ang bahay? Ang kotse po, para maintindihan nyo, 200,000, pwede ka nang mag-down, pwede ka nang mag-loan, may kotse ka na. And I do believe, wala ka pong matatayong bahay sa loob ng 200,000 pesos lang. Kaya in short, practically speaking, talagang first stage po ng network kadalasan is kotse na pinaka magpapasok sa kanila ng pera. Ngayon, pag sinabing kailangan mong maging magastos para ma-stretch lalo ang psychological wallet mo. Okay, nasagot ko na yung pagtitipid. Yung pagtitipid, dapat marunong ka lang sa cash flow mo. Hindi ibig sabihin literal na wala kang ginagastos. Ngayon, since meron kang naitatabing pera, dun mo na siya gagamitin into upscale ng business mo. Pag sinabing upscale, mas mapapalaki. O, bigyan kita ng example. Kumuha ka ng katulong. Ibig sabihin, pag kumuha ka ng katulong, sample, ang bayad mo sa katulong mo 5,000. Ngayon, ang tanong dun, nakakatipid ka ba? Of course, hindi ka nakakatipid in terms of money kasi nawawalan ka ng 5,000 pesos a month. Pero, maraming oras ang natipid sa'yo. Ngayon, yung oras na natipid sa'yo, kung gagamitin mo yun sa mga bagay na mas magpapasok sa'yo ng panibagong pera, example, yung oras na instead na ginagawa ng katulong, ngayon katulong na gumagawa. Minsan ikaw nagluluto, naglalaba, namamalengke, nagluluto. Ngayon hindi naman ginagawa yan. Gigising ka, kakain ka na lang. Ready na, yung mga damit mo, papalabayin mo na. Ngayon, may marami kang oras na yung oras ito ginamit mo sa magpapasok sa'yo ng pera. What if yung oras na ginamit mo nagpapasok sa'yo 10,000? In short, may 10,000 pumapasok. May another kang 5,000 binabayaran sa katulong mo, di 5,000 minus 10,000, that will be still, meron kang 5,000 panalo. May katulong ka ng inuutusan, relax pa buhay mo, may dagdag ka pa ng 5,000. Yun ang point doon na bakit kailangan mo i-upscale. In short, ang gagastusan mo na ngayon, yung mga bagay na magpapasok sa'yo ng pera. Mali din po kasi yung advice ng iba na, sabi nila para maging mayaman, dapat maging magastos. Kasi gagastusan mo ngayon yung mga walang kwentang bagay na hindi naman magpapasok sa'yo ng pera, dun na siya nagiging mali. Kaya again, naging clear na tayo na bakit importante mag-save? Kasi importante mag-save para yung perang yun gagamitin o pag-upskill ng negosyo. Katulad sa akin, diba? Katulong, kotse. Nagpasok siya ng mas maraming pera sa akin ng kotse kasi unang-una, hindi na ako, minsan pag may mga bagahe akong daladala, nagbabayad pa ako dati sa bus pag additional na mga bagahe, nung may kotse na ako, hindi ko na kailangan. Kaya mas maraming pumasok sa akin na pera kaysa lumabas. Kasi nagkaroon po ako ng kotse, ang monthly ko nun 20,000 pesos a month. Pero since
Talagang umikot ako ng umikot, lalo ako nagsipag. In short, nilaspag ko yung kotse ko, ginamit ko siya ng ginamit, lalo ako nagsipag. Nagpasok siya ng mas malaking pera. At after nun, mga 2007, 2008, nagsisix figures na ako nun per month. Kaya ganun kaganda na maintindihan natin, classmate, na dapat ang importante, yung pagkakagasa sa inyo, nagpapasok ng pera. Kaya in short, dito na ako magtatapos sa isa din sa pinaka naging learning ko. Napaka-importante, classmate, na maghanap kayo ng maayos, credible, at updated na mentor. Second, dapat tinatanong ka rin kung naiintindihan mo. Kasi ako, naging learning ko to, may isa akong mini-mentoran na lagi naman siya nakikinig, lagi siyang umaatin ng mga seminars ko, mga trainings ko. Then ako, I'm thinking na naiintindihan niya lahat ng sinasabi ko. Then after a year, napapansin ko, sabi ko, ba't parang walang progress nangyayari sa networks mo, walang progress nangyayari sa income mo? Sabi ko, ano bang problema? Nag-usap kami, alam mo kung ano ang problema? Iba yung pagkakaintindi niya dun sa binagsak ko. Oh no! Kaya ang naging adjustment ko, classmate, right now, pag na may kausap akong tao, nagme-mentor ako, sunod kung tatanungin, ano yung natutunan mo? Anong naintindihan mo? Kasi, again, nagkakaiba-iba ang understanding natin depende sa consciousness natin. Kaya at least, eto, classmate, nagiging clear na po sa inyo na importante naman na pagtitipid, pero importante din naman na gumagastos ka. Pero dapat, yung pinagkakagastosan mo, lahat siya nagpapasok sa iyo ng pera. Kung hindi naman nagpapasok, ako nga, nung nagsisimula ako, classmate, honestly, magastos ako sa network, magastos ako sa banding, sa inuman, magastos ako pag nagbabay ng venue. Pero sarili ko, before, nagtitipid ako. Hanggang kaya ako magtipid kasi unang-una, pagkain, nagtitipid ako. Kasi sabi ko, hindi naman nakikita ng prospect kung anong kinakain ko eh. Ang ipopost ko lang minsan, yung bonggang-bonggang talagang pagkain, pero hindi ka naman araw-araw ginagawa ko. Kaya ganun na ako kasimple mag-isip. I'm very, very practical na more on data-driven lang ako. Numbers-driven ang decision-makings ko lagi sa life. Magpapasok ba ito ng pera? Sige, go. Hindi ba ito magpapasok ng pera? Di, wag gawin. Ganun lang, kasimple. Kaya sana, classmate, may natutunan man kayo. And thank you so much sa lahat po ng support. Thank you sa mga nag-share, lalo ng mga videos natin sa mga kaibigan, kakilala nila. And classmate, konting demo na lang. Malapit na tayo mag-100,000. Kaya paano yan? Bye-bye!